Kamusta kayo dyan? Ito yung mga kailangan natin gamitin. Una, syempre basahan. Tapos, gas. Kahit hindi ganito yung lagayan. So, bakit gas ang kailangan natin? Kasi pag natuklap na natin yung mga sticker, may mga maiiwan niyang pandikit. So, ito yung gagamitin natin. Babasahin, tapos pupunasan yung tinanggalan ng sticker. Tapos, ito yung isa sa pinakamahalagang gamit natin. Ito yung pangtuklap natin ng sticker. Mas madaling tuklapin kapag ito yung gamit natin. So, yan lang. Basic. Meron yan tayo sa bahay. Simulan na natin. Bali, yung gagawin natin, ito yung pangtuklap natin. Pinili ko itong medyo gilid sa C. I-slide mo lang siyang ganun. Flat lang natin siya. And then, slide. Slide. So, basically, idadapa ko lang siya ng konti. Yung pinakatalim niya, isasakto ko lang siya. So yun o, nakikita nyo. Hinihiwa niya. Yun, natanggal pero ang point doon. Hinihiwa niya. Medyo naka-slant ng konti yung ating cutter blade. Pwede rin naman na pag natuklap na natin, pwede nating hilahilahin ng konti-unti. Huwag niyo siyang hilahin ng mabilis. Dahil una, mapupunit ito at the same time may maiiwan na pandikit. Minsan pag may naiwan na pandikit, yun ang mahirap tanggalin. Kaya yun, kailangan natin ng basahan sa kagas. So, yun, dandan lang. Yan yung isa sa mga concept na applicable sa lahat ng bahagi ng buhay natin. May mga bagay na hindi natin binibigla. O pinipilit parang ganun. Dandan lang. Subukan nating dandahanin na. Pero alam ko ito yung part na to medyo mahirap kasi isang buo siya eh. Ito at least yung sticker niya font lang. Kasi pag binigla natin to, mapupunit siya. Tapos tutuklap na lang tayo ng panibago. At least isang beses lang natin ginamit yung cutter. So isang diretso siya actually. So try natin na hindi siya masira. Nasa letter A na tayo. Dapat dahan-dahan lang. Kasi yan, parang buhay lang din. Minsan may mga bagay na gusto tayo tapos pumaari, mabilis matupad, mabilis mangyari, mabilis makuha. Ano man yun, pero I think even yung pagtatanggal lang sticker ay meron siyang tinuturo sa atin na mga diskarte sa buhay. So yan, medyo maganda yung ating pagtanggal. Hindi ako masyadong nahihirapan. Hindi pa ako napupunitan. Yan, dandan. So, alam nyo, isan yung mga lessons sa buhay natin. Maraming mga indirect lessons na pwede tayong makuha sa mga bagay na meron tayo, bagay na meron sa paligid natin. So yun, hindi pa siya wasak-wasak. Kasi yung kabila, medyo nagkamali ako din, pero at least ito, medyo natuto na ako. So same lang din, same concept. Yung mga learning lesson natin sa buhay, madalas pwede nating kopyahin kasi meron siyang kaparehas. Nabawa dito,
dandahanin lang natin. Para sa mga Bisaya. Bisaya ba? Yung salitang utay-utay. Dandahan. Kasi pag nagmadali ka, ano yan eh. Pag nagmadali ako, baka ulitin ko ulit. So, minsan yun yung nakaka-frustrate. Kung dahan-dahan lang, yung progress niya, walang hinto. Okay. Mabilis lang oh. Akala ko matatagalan ako. Ano? Bilis lang. So, ano yan? Yan yung isang lesson na lang sabi. Kung gusto mo maging smooth yung pagudlad o meron kang bagay na gusto mong gawin na smooth, huwag kang padalos-dalos. Parang gano'n. Diba? Alam naman natin ang bunga ng mga padalos-dalos na decision, halimbawa sa relationship na nadala ka lang, nabigla ka lang, nadala ka lang ng dami o kaya ng salita o kaya ng isang pangangailangan. So ngayon yung mga pwedeng decision mo ay nasa kategory siya ng padalos-dalos, paspasang decision. Ganun din dito. Pero tingin ko hindi natin maiiwasan yung kamali. Kahit ako nga, yung sa kabila tinanggal ko yun. Napupunitan ako eh, kaya sabi ko. Tumagal ako. Pero ngayon, apat na letra na yung ating, hindi, tama, apat na letra na yung ating natatanggal. Hindi ako na-excite, pero inuunti-unti ko siya. Minsan yung sobrang excitement, sobra din yung ano eh, frustration ko na pwedeng makuha. If nagkamali ka, mahihinto kasi yan eh. So bali yan, buo siya. Yung letter I saka letter B, yung tatlong letra itong I saka B at R ay isang buong sticker siya. So dapat mahila siya dito. Huwag hihila ng dito lang. Dapat dalawang side para walang mapunit. So mabilis lang. 1 year old na kasi ito. So yung sticker niya actually malambot pa. Pwede pa siyang tuklap. Pwede pang tuklapin. Ay nakagandahan pag bago pa. Pero kapag matagal na kasi yung pickup o yung sasakyan o kaya ano bang sticker pag matagal lang nakadikit, minsan mahirap na siyang tanggalin kasi nagiging parte na siya ng pintura. So ito no, walang masyadong effort. Ginagawa ko lang siya sa pamamagitan ng dahan-dahan. So medyo maigsi yung bituon dito kaya dahan-dahan ako. Kasi baka maputol natin. Yan, yun lang. Huwag ma-excite. Huwag magmadali. Para hindi umulit. Mahugot ako. Kasi maraming instance sa buhay ko na masyado ka nagmamadali. Kaya masyado na-excite. Kaya minsan, in the end, walang progress. Uulit lang ako ulit. Even sa pagtanggal ng ating sticker, meron tayong pwedeng mapulot na aral, diskarte na pwedeng i-apply sa ating buhay. So, na yung pinakalas na letter. Yay! Success! So, technically, wala na siya. Pero meron siyang mga naiiwang pandikit. Matatanggal natin yan dito sa basahan.
Ito yung gasolina, naglagay ako ulit. Nag-evaporate siya ng mabilis. Pagtingin ko, ubos na. Lulubog lang natin ito, lagyan natin ng konting gas. Yung punas. Punasan natin yung buo para medyo lumambot na siya. And then, gagamit tayo ng konting push. Para matanggal natin. Madaling matanggal yung mga naiiwang pandikit. So mas maganda sa side kayo tumingin para makita nyo kung alin dun, kung nasaan yung pandikit. Kasi pag para alam nyo yung kukuskusin nyo. So madali siya matanggal kapag gas yung gamit. Kasi last time nagtry ako sa yung tubig lang o kaya yung Joy, medyo matagal siya matanggal. Ito ngayon yung gas, mas madali pala siyang matanggal sa gas. So yan, tatagayin nyo lang siya. Again, ito din naman yung ginagawa kapag pinagawa nyo siya sa iba, sa mga talyer. Ito rin yung kanilang ginagawa eh. So ang idea dyan, ikaw na lang gawa, natuto ka pa. Basic lang naman yung mga gamit eh. Basahan, ano pa, gas, saka yung cutter blade. So itong part na to, linis na yan. Pwede kong gamitin yung aking kuko para maging medyo matigas yung pagkuskus natin para matanggal siya agad. So unti-unti lang. So pansin nyo, sa gilid ako tinitingin para malaman ko kung saan yung aking kukuskus eh. Bilis na lang. Napansin ko for 1 year, syempre kinakarwash natin to, makintab yung ilalim ng sticker. Malaki na rin yung kintab na nawawala pala sa isang taon. Syempre kakakuskus, kakalinis, karwash, kitang kita. Yan, may mga naiiwan siyang pandikit. May paro-paro. Gusto mo sumali? Yung gilid ng sticker, meron siyang parang matigas na guhit. Gamitan niya ng koko para tumigas. Tapos, bye-bye niyo yung guhit para matanggal yung natirang gilid na pandikit. So, lapit na tayo. Marami talaga tayong DIY. Last letter na lang, yung C. Last na lang to. Last na letter. Unti-unti lang. Feel ko kasi hindi bagay yung sticker dito sa orange na pickup. Nakita ko may mga binabagayan yung sticker ng pickup natin sa brown, sa black, silver, sa blue. Pero dito sa orange feel ko hindi ma-highlight yung pagka-orange ng pickup. Tapos na tayo. Success! May mga maiiwang ano yan kasing amaking tabi yung ilalim ng sticker. Isa sa mga pwedeng gawin dyan, quick bopping. Para lang hindi mahalata yung, kasi amaking tabi yung naiwan eh, yung pinagdikitan. Tapos yung the rest, parang medyo faded na yung shine. So, pwede siyang i-bopping ng ano lang, quick. And then, pantay na yung kulay niya. So, hopefully, meron kayong natutunan sa ating maikling DIY. Hindi ko alam kung pati ito, kailangan ko rin siyang tanggalin. So, let's see. So, kung tanggalin ko man siya o hindi, kung napag-isipan ko na kailangan ko siyang tanggalin, madali lang din. Ito, mas maliliit
pag ganitong mas maliit, mas mahirap. Mas lalong dahan-dahan dapat. Ang ganda niya. Walang sticker, tapos lahat black. Ito black to, black. Pati ito black din. Thank you pala sa mga nagsusupport sa akin channel, sa mga nanonood. Especially doon sa choice nyo na hindi mag-skip ng ads. Siyempre malaking tulong sa atin. Pinag-iisipan ko pa rin kung paano talaga mag-improve yung ating channel para medyo bumilis yung ating earnings. Yung vlog natin, tinutuloy natin siya para makatulong para mabayaran yung pick-up na ito. So, ito lang yung content natin. Kaya sobrang thankful ako sa mga nagsusupport. Marami tayong natututunan dito sa pick-up natin. Decision making, sa mga priorities. Until next time, ingat.